So eto na nga po mga kaibigan, Barangay Ginebra, matapos nga pong matalo sa koponan ng NLEX Road Warriors ay kinakailangan ngayon ng big adjustment at Roy Rosario ang susi sa panibagong big man at paglakas ng depensa ng Barangay Ginebra. And before that, please huwag po munang kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well, nakita naman natin kahapon mga kaibigan, no, yung very intense and crucial po na laban ng Ginebra at ng NLEX Road Warrior. Inabot po ito ng overtime sa score po na 103-99. So far, hindi na dapat aabot ng overtime yan kung nagkaroon lang na maayos na rotasyon ng mga player. At eto pong si RJ Abarientos ay nagbibigay ng bola, hindi yung tira ng tira, no? Yung mga fancy shot niya, alanganin talaga, no? Nakita po natin yan kahapon. So kinakailangan na naman ngayon ng panibagong adjustment ng Barangay Ginebra mga kaibigan. Yung first 5 nila siguro mas magandang baguhin na yan, no? Hindi na kasi naging effective sa laban. At kung nananalo man ang Barangay Ginebra sa kanilang mga laban ay hindi naman nagiging consistent or nagiging tuloy-tuloy. Ngayon po marami nagsasabi kahit nga po itong si RJ Abarientos, no? Nakita natin hindi balance po yung kanyang paglalaro. Dapat po kahapon hindi na niya pinapasa o hindi na dapat siya nagkaroon pa ng running shot, na ginawa ni RJ Abarientos siya. May time pa naman para tumira ng maayos, pero gumagawa madala si RJ Abarientos ng mga running shot. Pwede naman ipasa kay Brownlee kahapon yun, hindi pa nai-injure si Brownlee. So after po nun mga kaibigan, hindi yun naging effective yung mga fancy shot and fancy plays nito si Abarientos, dapat iwasan na. So nakikita naman niya ni Coach Timgon, pero hinahayaan lang po niya mga kaibigan. So sa side naman po ni Justin Brownlee mga kaibigan, medyo puspusan na talagang laspag na laspag na yung play nitong si Justin Brownlee. Ibig kong sabihin yung talagang sobra-sobra na, no? Sobrang pagod na pagod na. Overpatig po nangyari kahapon at nakita niyo sobrang pagod na pagod siya, kaya pinulikat po, no, o yung kanyang tuhod. Nagkaroon po ng muscle cramp. Wala rin po kasi mga kaibigan na maayos na kapalitan itong si Justin Brownlee para naman makapagpahinga siya. Parang halos si Brownlee nga ang sinasabi nating tagabuhat po ng Barangay Ginebra. Pero yung mga times na kapag alam nilang lamang na lamang sila, hinahayaan niya lang yung mga kakapi niya na umiscore na umiscore. At itong si Japet Aguilar mga kaibigan, napuwersa siya kahapon, no? Nahirapan dumipensa na maayos si Japet. Ang lakas ng kanilang kalaban. Bukod pa po doon, wala siyang kapalitan. Ito namang si Stephen Holte, ewan ko ba, no? Akita nyo naman ano bang kinain niya. Siguro wag niya nang kainin sa susunod dahil ang pangit ng play niya. Kahit yung mga tira po niya sa malalayo hindi pumapasok. Pero no, last game nila pasok na pasok na lang. Sunod-sunod pa. Inconsistent play po yun mga kaibigan. At tulad din ng aking sinasabi, kinakailangan po ngayon na talagang pagpursigihan ng Barangay Ginebra na makuha po si Troy Rosario. As of now, ayon sa ating mga updates, dalawang koponan na lamang, no, na posibleng pumirma ng kontrata itong si Troy Rosario dito po sa San Miguel Beer o SMB at dito sa koponan po ng Barangay Ginebra. Pero sa tingin ko mas kailangan po ng Barangay Ginebra etong si Troy Rosario dahil napakahina ng depensa ngayon ng ating Barangay Ginebra team. Kahit po yung sistema ni Coach Timgon hindi po nagiging effective. And well mga kaibigan, marami pa tayong kaganapan. Patuloy ko kayong i-update, no? And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.